hindi natin nadadakip si Zorro, lahat ng misyong gagawin natin ay may kinalaman sa kanya. Gagamitin natin ang mga taong mahalaga sa kanya, katulad ni Padre Felipe. Napunta kami rito para sabihin sa inyong magbalot na kayo at umalis. Kung may dapat umalis, kayo yon, hindi kami. Tayo na! Hindi ko gusto ang tono ng pananalita niya. Parang nagbabanta. Handa po ako ipagtanggol kayo kahit anong mangyari. Isang malaking karangalan para sa amin ni Catalina ang maging manugang si Antonio. Eh kung gayon, wala palang magiging problema. Niloloko ko lang naman ang sarili ko. Umiibig ako sa maling lalaki. Paglapitin natin silang dalawa. Hanggang sa mapagtanto nila na sila talaga ang bagay sa isa't isa. Sinasayang mo lang ng oras ko eh. Imbis na nagpapahinga ako ngayon, kailangan pa kitang harapin. Kung gusto mong matulog, edi matulog ka. Hindi naman kita pipiginan eh. Diyos mio! Anong nangyari dito? Kapitan, bigla na lamang po nagkasunog. Hindi po namin alam kung anong pinagmulan nito eh. Yan ang napala mo. Dahil mali ang pinili mong pagampi. Ano na naman ang pumasok dyan sa isipan mo at iniwan mo si Antonio mag-isa, ha? Gusto mo bang isipin ang mga pelais na ganun tayo mag-estima ng mga bisita? Lolita, ngayon pa lang ay pag-aralan mo lang tratuhin ng mabuti yung si Senyor Antonio. Bakit, Papa? May hindi ka ba sinasabi sa amin? Kapitan, ang mga taong ito ay umaasa pa sa kanilang kabuhayan. Kama naman yung kaibigan mo, hindi ba? Bueno, compadre. Lumalalim ng gabi. Magpapaalam na kami ng anak ko. Ah, senyor. Baka gusto mo magbaon ng inihanda kong panghimagas at ipasalubong sa aking amigang si Doña Chiquita. Salamat na lang, Senyora Catalina. Nagpapapayat ang aking esposa. Don Roberto, bago kayo umalis, may sasabihin daw ang aking anak kay Senyor Antonio. Ano yun, Lolita? Maaari ka niya ang tulungan. Kapitan, wala akong nalalaman sa sinasabi niya. Ano nang makapagsasabi kung nagsasabi ka ng totoo? Inipin akong tao, Padre. Hihintayin mo pa bang maging abo ang lahat ng ito? Ha? Sarento? Gaspar? Senyor Antonio, nais ko lang pong humingi ng dispensa sa inasal ko kanina. Sige, pinapatawad na kita. Gracias. Senyorita Lolita, naisa na kitang anyayahan bukas para manood sa pagtatanghal ng sirko. Wizard! Dapat sa mga oras na ito, nagtatanghal na tayo! Nagkakamal na malaki sila pa eh! Sa kabal talaga sa mga plano ko yung Circo del Bueno yan! Asan si Minerva? Si Minerva! Hanap sa dito! Ngayon din! Bakit naman ako papayag? Lolita! Bakit naman hindi? Muy bien, muy bien. Paano Don Carlos? Lalakad na kami. Senyora Catalina? Senyorita Lolita. Bueno. Hasta la vista, señorita. Paliwanag mo nga sa akin. Kung
bakit hindi mo nahulaan na may kakumpetensya akong darat ng pagdating ko sa Angeles? Bakit? Pira-piraso lamang nang hinaharap ang aking nagigisnan. Wala akong kakayahan, hulaan, ang lahat na nakatakdang mangyari. Alam mo ba, hindi ko nakikilala kung sino yung makaharap natin kanina. Yun ang mga dating kasaman mo, di ba? Hindi ba? Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Hoy! Huwag kang makilang dito. May sinasilip nyo dyan? Tawana? Maghanda ng lahat para sa lakad natin ngayong gabi. Magaling. Marami tayong kaibigan bibisitahin. Hintayin niyo ako sa labas. Mag-uusap kami ni Minerva. Ba't gabi na mo sana ating wana ko? Hoy! Permiso ang bata ka. Ba't gabi na mo sa kanyan? Tabi, tabi, tabi! Alis! Alis! Ayoko nang masurpresa ulit. Alamin mo ako nang mangyayari sa hinaharap. Ayoko na ulit magpagamit sa'yo, Jamal. Palayain mo na ako! Bakit? Iiwan mo na ako. Hindi mo na ba akong mahal? Kinasusuklaman kita! Nag-iba na pala, init ng hangin. Nakalimutan mo na ba kung bakit iniwan mo ang iyong mag-ama? Dahil umibig ka sa akin, di ba? Umibig ka sa akin, di ba? Nilinlang mo ko. Huli na malaman ko kung sino ka talaga. Isa kang halimaw! Halimaw! Alam ko! Alam ko bakit ka nagkakaganyan. Gusto kong bumalik sa Circo del Bueno. Tama ko, hindi ba? Pepe, Bernardo! Ate Juana! Binubuso ang anong dalawang lalaking yun! Buti na lang, inupakan ni Kuya Bernardo! Ay, salamat, Bernardo, ginawa mo yun. Bernardo! Anong problema nun? Akala ba may babalikan ka pa? Gayong naniniwala ang lahat na ikaw! Ikaw ang pumatay sa asawa mo! Hayop ka! Ikaw ang pumatay sa kanya! At yan din ang magiging kapalaran ng anak mo kapag nagpatuloy ka sa tigas ng iyong ulo! Gusto kong malaman ang hinaharap para masiguro ang tagumpay ko. Mahina ang mga kasapi ng Circo del Bueno. Ngunit, may iba pa akong nakikita. Isang kakampi na siya magtatanggol sa kanila. Sino yung sinasabi mo, Sinan? Nasa bingit ka ng tagumpay at kabiguan. Kung nais mo magwagi, dapat malayo ka sa bayaning nagkukubli sa alino. Dapat mong paslangin ang maskaradong bandido. Kanina ka pa walang kibo, anak. Papa, may pinaplano po ba kayo Don Carlos sa amin ni Lolita? Bakit mo nang manasabi yan? Parang yan ang kutob ko ngayong gabi. Una, inilihim niyo po sa akin na kay Lolita ay pupunta. Pangalawa, pinilit po ninyo ako na imbitahan siya sa sirko. Ano pong ibig sabihin nun, Papa? Hoy, Bernardo! Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka nagkukulong dyan? Tsaka ano nangyari doon kanina? Ba't mo tinalikuran si Ate Juana? Nagpapasalamat lang sa'yo yung tao eh. Kao talaga, Antonio. Masyadong makulay ang iyong imahinasyon. Papa, alam po ninyo na may pagtingin ako kay Lolita. Sana po ay hiyaan niyo na lang ako sa sarili kong diskarte. Ba't wala kang sinasagot kahit isa sa mga tanong ko? Alam mo, nakakalata na ako sa'yo. Ay, gusto ka ba kaya, Tijuana?
Senyor Roberto, meron po tayong panauhin. Sino? Wala naman ako inaasang panauhin. Buenas noches, Jumal. Buenas noches, Don Roberto. Maria, tawagin mo si Senyora. Sabihin mo meron tayong bisita. Apa, Senyor. Sabi ko na nga ba eh! Pabihira, patis! Masyado naman tumatampuhin. Ba't ayaw mo na ipagtapat? Ay, naku! Ang laki-laking tao! Duwag naman pala sa babae! Kailan ka dumating sa Angeles? Pagpasensya mo, hindi ako nakapagpasabing ako'y darating. Huwag mong intindihin yun. Ay, siya nga pala. Nais kong makilala mo ang aking anak na si Antonio. Antonio, siya si Jumal. Ang kaibigan naming eksentrikong negosyante ni Gobernador Aragon. Nagkakilala na kami, Papa. Magpapahangin lang po muna ako sa baba. Ah, sige, anak. Ah, Jumal, halik kayo. Pasok kayo sa loob. Jumal? Senyor Jumal, halik kayo. Napakahusay! Napakagaling! Silverio, salamat sa pagdala mo sa amin dito, ha? Alam mo, napakasaya pa rin pala ng palabas dito sa sirko. Parang ako, hindi nakakasawa. Kailangan nyo naman ng konting kasiyahan. Natapos tumanaw ang isa nyong kaibigan. Silverio, napakamaalalahanin mo talaga. Ayoko lang nakikita kayong nalulungkot. Bakit hindi mo nalang bigyan ng 10 piso yung dalawang yan? Dahil siguradong tanggalan lungkot sa bawat singit na mga yapag ginawa mo yon. Madam naman, parang sinabi mo namang mukha kaming kwarta. Hmm? Sayang, bubunot na sana ako. Wow. Talaga? Biro lang. Ikaw talaga, Silver. Palang biro mo. Anong pakay niyo sa Angeles, Juman? Nagtayo ako ng sirko. At ibig namin magtanghal dito sa Angeles. Sirko? At tatawagin siyang Circo de la Negra. Ngunit may sirko nang nagtatanghal sa aming bayan, ang Circo del Bueno. At matagal na silang nagtatanghal dito. Maliit na problema lang yan. Pero malalaman nyo ngayon ang tunay na pakay ko. May salamang kaong alam! Tignan mo, Bernardo, tignan mo! Ha? Oh! Galing, di ba? Tignan mo, Bernardo! Ah, hindi mo gusto, ha? Ito. Tignan mo, Bernardo! Uno, dos, tres! Tumagos! Hahaha! Galing, no? Siya si Sephora. Isa sa mga tauhan kong may pambihirang talento. Anong ginagawa niya? Ano ba, Bernardo? Ginawa ko ng lahat para mapatawa ka. Tama na pagmumukmuk! Alam ko na. Pumunta na lang tayo ng sirko. Nahipa na ata ng hangin. Naging bato na. Nais kong pasalamatan kayong dalawa sa malaking donasyon na tulong niyo sa akin para matupad ang pangarap kong makapagpatay yung mas malaking Circo de la Negra. Makakaasa ka sa malaking donasyon na ibibigay namin, Jumal. Muy bien. Alam mo, Bernardo, kahit hindi ka gusto na Tijuana, wala pa rin dahilan para maging malungkot ka. Meron ka namang matalik na kaibigan at may tuturing na kapatid. Ako yun, Bernardo. Doña Chiquita, nasaan ang inyong silid? Sumunod ka sa akin. Hoy! Ano ba? Isang oras ko lang sinuklay, no? Ano ba? Hindi ako nakakahinga. Ang bawa mo pa yung
hindi ka pa naligo? Pupunta tayo na sirko! Woo-hoo! Tara na! Ngayong gabi, dadalak ang dugo sa Circo del Bueno. At ang tanging makakapagpapigil lang nito ay ang Indyong Kabalyero. Senyorita? Senyorita? Neva! Halika na! Senyorita? Anong kahulugan ang sinasabi niyo kanina? Bawal kitang kausapin. Por favor, senyorita. Ano mangyayari sa Circo del Bueno? May mga kaibigan ako doon. Sabihin mo sa akin kung ano mangyayari doon. Nerva! Halika na! Senyorita, po favor. Halika na, Nerva! Sa inyo. Ang huli ko natandaan na kausap namin si Juman. Tapos, parang bigla akong nahilo. At saan sila napunta? Umalis na siya at ang kasama niya. Sapat na ang donasyon to para sa araw na ito. Ibigay mo yung isipora, sabi mo idagdag sa mga nakakuha natin kay Don Reverno. Napakawalang yaman talaga, Juman. Pinatutuloy ka ng mga taong ito bilang isang kaibigan. Pero anong ginagawa mo? Pinagnanakawan mo sila? Kaya ako nga sila ginawang kaibigan eh. Dahil maaari ko silang pakinabangan! Hindi ko maalala na paalam sila. Gaano mo kakilala ang taong yung papa? At anong pakay niya sa'yo? Nakilala namin siya sa isang piging noon sa mansyon ng gobernador. Pero hindi ko maintindihan. Hindi ko maalala kung anong napag-usapan namin ngayong gabi. Senyor, handa ng karwahe. Eksaktos oras! Eksaktos oras! At bakit? Saan kayo pupunta? Hindi ka pwede sumama. Hindi pa napapanahon para magkita kayo ng Circo del Bueno. At anong gagawin niya? Akala ko ba? Nakikita mong hinaharap. Ba't hindi mo nahulaan to? Ayan! Hayop ko talaga, Jumal! Huwag mo silang sasaktan! Lubayan mo sila! Bakit mo naitanong, Antonio? Masama ang kutob ko sa taong yan. Parang masama siyang binabalak. Senyorita Lena, buenos noches. Awa ko sa'yo. Huwag ka na kahit si Hong, kasi si Hong at Pale Felipe, pati na. Huwag ka na kahit. Ikaw bigay ko sopaw at siomay. Huwag na galit. Bigyan mo akong dalawa. Bigyan kita dalawa. Hindi ka na galit, ha? Sige. Giti lang lagi, ha? Ganda ka pag-giti, eh. Salamat, Siho. Kaninang bago maghapunan lamang ay nakita ko ang aking mga alahas sa loob ng silid. Ngayon ay wala na. Kayong dalawa lang ang may karapatang pumasok sa silid namin ni Roberto. Kaya't kayong dalawa ang kumuha ng aking mga alahas! Maniwala kayo, Doña Chiquita. Wala kaming kinukuha sa silid nyo. Nagsasabi ho kami ng totoo. Sinungaling! Magnanakaw! Ninakaw nyo ang aking mga alahas! Ilabas nyo! Tama na, Chiquita. At kakampihan mo pa ang dalawang magnanakaw na ito? Hindi po ako makapaniwala na gagawin ni Nana Maria at Juana ang mga sinasabi ninyo. At anong ibig mo sabihin? Na pinasok tayo ng magnanakaw? Nilima sa halos ang aking lahat ng mga alahas nang hindi ko man lamang namamalayan?
Hindi sila ang nagnakaw ng mga alakas ninyo, Mama. Nakakasiguro ako. Saan ka pupunta, Antonio? Antonio! Salamat sa inyong lahat. Marami ang natuwa sa palabas natin ngayong gabi, kaya bukas, sigurado ako maraming marami ang manonood. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo sa teritoryo namin? Hindi ba sinabi ko bibigyan kita ng pagkakataon para magbago ang iyong isip? Hindi kami aalis. Matigas ka talaga. Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis na kayo. Nais na naming magpahinga. Sinubukan kong daanin to sa diplomasya. Mas gusto niyo pang may masaktan. Lipid sila! Hindi ka makakuha sa pakiusapan. Kunin kita na sa pilitan. Kumal! Uli na ba ako sa palabas? Bakit naman kasi bumalik pa tayo dito? Kakapanood lang ng nating sirko kahapon. Kasi may nakita ako dito kahapon eh. Oh, sino siya? Kara. Tia. Nag-aalala ako sa'yo. Baka mapahamak ka. Matagal man ako nagpahinga sa ganitong klaseng trabaho. Magaling pa rin ako. Kung magsalita ka, para ka ng si Julio. Marunod kami ng palabas sa sirko ni Lolita. Ayon sa kagustuhan ni Papa. Kagustuhan lang ba ng iyong ama? O kagustuhan mo rin? Hoy! Nandito na naman yung mga unaano ni Jumal! Ang gagawa na naman ng gulo, ah! Tiyagi da? May sekreto akong sasabihin sa'yo. Ano sekreto mo? Si Zorro, edukado, mayaman. Katulad mo.